Chapter 7 Finale. Hindi niya alam kung anong oras na nang idilit niya ang kanyang mga mata. Ngunit madilim pa rin at tahimik ang paligid. Bakit ba siya nagising? Someone was breathing against her ear and something was inside her t-shirt. Kumunot ang noon niya at napagtanto ang nangyayari. Gising si Alejandro and he was nuzzling her neck and ear. His hand was caressing her breast. Paano ito nagising? Ang alam niya ay matindi ang sleeping pill na binigay ng ina nito. Ang hindi niya alam, kalahati lamang ng tableta ang tinunaw na matandang babae sa juice. At sa size ni Alejandro, lumipas na ang epekto niyon. Pero medyo groggy pa to dahil hindi pa rin napipiho kung ano talaga ang nangyayari. There was a woman beside him at isa lamang naman ang alam nitong gawin sa mga babae sa tabi nito. Kaya nga noon, lumipat ng silid pagkatapos makatulog ni Carly. Baka kung ano pang magawa nito kay Pamela. And he wanted to regret it. Kung sinamantala nito ang pagkakataong yun, maybe Pamela was his already. Hindi na to mahihirap ang maligaw for he knew Pamela needed to be courted. And he'd met her parents and it wasn't right to just... Oh, he sighed. This woman felt good and smelled good too. Tinaas ito ang t-shirt ni Pamela hanggang mailusot iyon sa mga kamay at ulo. Itinapon nito yon sa sahig. Si Pamela ay tigalkal. Hindi niya malaman kung paano magre-react. Pagkatapos ay kinapa ni Alejandro ang hook ng bra niya sa likod. Kahit groggy ay alam nito kung paano hukubarin yon. He threw it on the floor too. And he was on top of her. And he was kissing her breast one at a time. Habang ang isang kamay ay gumagala sa buo niyang katawan. Bahagya ulit itong bumangon. Hinila nito pababa ang shirts niya at isinunod ang kanyang underwear. She was naked beneath him and his hands were exploring every part of her body with his mouth and tongue too. It was too late to protest. She was already moaning and gasping. She felt odd, hot and simply delirious. The feel of his manhood against her thigh was exciting. It thrilled her and made her want him more. Hinubad na rin nito ang nalalabi pa nitong saplot and astrided her. When he entered her, she beat his shoulder to keep herself from screaming in pain. But the pain disappeared and there was nothing but ecstasy. Natulog muli si Alejandro. Maybe he just had a wonderful dream. He just made love to a virgin and he was still holding that virgin. Si Pamela naman ay hindi rin napaglabanan ng antok. Isa pa, she felt good to be imprisoned inside his arms. No blanket could replace the warmth from his arms and from his body. From Alejandro, she slept soundly at nakalimutan ang tungkol sa plano ni Mrs. Coronado. She was just there beside him. Bukas na siya mamamroblema. Bukas na siya mag-iisip. Dahil sa pagmamaniobra ni Mrs. Coronado ng umagang yun, si Mang Deo ang kumatok sa silid ni Alejandro. Nakiusap si Mrs. Coronado na ito na ang tumawag sa anak. Napabalikwas naman si Alejandro nang may marinig na mga katok at mas nagulat siya nang makitang katabi si Pamela. And she was naked. Oh my God! Bulalas ang isip niya. It was real! Hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Pero paano nabunta sa silid niya si Pamela? Sa labas ay alis na sana si Mang Deo nang wala pang sumagot buhat sa silid. Nahiya naman itong ito pa ang magigising sa amo ng anak. Ngunit nakasigunda si Mrs. Coronado. Buksan niyo ng pinto, anang ginang. Nagtataka man si Mang Deo sa kakaibang request ni Mrs. Coronado. Ganun nga ang ginawa nito. Binuksan nito ang pinto. Tulang lang tulala ito sa nakita. Ang anak nito? Walang saplot at katabi ang lalaki, nagsusuot pa lamang ng brief. Shock din si Alejandro. Na-free sa tuhod ang brief. Nagmura naman ng malakas si Mang Deo at naisubsob sa pinto ang ulo. Kuyum ang kamao nito. Kabado rin naman si Mrs. Coronado ngunit nakiasyoso ito. Nakita ang ayos si Pamela at ang anak sa kama. Sus Mario Josep! Bulalas ang ginang. Tunay na nasindak din ito dahil may damit naman si Pamela nang iwan nito. Bakit ngayon ay hubad na? Pati na rin si Alejandro. Anak, ayusin mo sa sarili mo. Utos ito at lumapit kay Pamela at kinimutan nito ang dalaga.
Si Pamela naman ay nagising na rin. Tita! And she remembered everything. Nagtagumpay si Mrs. Coronado dahil mukhang masamang masama ang loob ng kanyang ama. Itay! Aniya. It was crazy dahil sa kagustuhan ni Mrs. Coronado na magkaapo, malamang na maisumpa pa siya ng kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at walang sakit sa puso ang kanyang ama. Ayusin mo ang sarili mo, Pamela. I'll talk to your father. Ani Mrs. Coronado at lumapit kay Mang Deo. Pag-usapan natin to, Mang Deo. Ani ito sa mahining tinig. Katakatakang tahimik namang sumunod dito si Mang Deo. Naiwan sila ni Alejandro sa silid. Naisuot na nito ang brief at ngayon ay matiim na nakatingin sa kanya. Mukhang disappointed. You don't have to do this, you know? May panguusing sa tinig nito. I was gonna court you because I think I was falling in love with you. And now, this is cheap. Eh, hindi naman ako eh. She couldn't gather her thoughts. Kasasabi lang ni Alejandro na mahal siya nito. He thought, pero ganun na rin yun. Binawi na rin nito at sinabihan siya nitong cheap. I thought you were different. Pareho ka rin pala ng iba. Sure, you succeeded. I've no choice but to marry you dahil nakita tayo ng tatay mo. Tell me, how you do this? You're a genius. Patayan itong sabit mabilis na nagbihis pagkatapos ay lumabas na ng silid. Samantala, she wore an expensive wedding gown. Kung saan saang bansa pa in-import ang materials at ultima rhinestone at beads imported. People in the highest echelons of society were present. Kabi-kabila ang white lily sa buong simbahan. Lahat ng panauhin ay magagara ang suot. And Carly was her flower girl. Paniginip lang ang lahat dahil pagkatapos ng seremonyas, mapapag-isa sila ni Alejandro. At sa loob ng hotel suite, susumbatan na siya ng lalaki sa ginawa niyang pamimikot dito. Habang buhay siya nitong susumbatan, kung saan ay pwede siyang tumakbo ng mismong araw ding yun. Kaso lalo lamang magagalit sa kanya si Alejandro kung ginawa niya yun. Ipapahiya niya to sa lahat. She had to marry him. Ang konklusyon lang niya ay mabait sa kanyang kanyang biyanan. Dapat lang. Naisip niya dahil ito naman ang may pakanan ng lahat. Eksaktong isang buwan simula nung umagang iyon ay kakasal sila ni Alejandro. Iyon ay sa umaga at sa gabi naman ay magsisimula na ang kanyang nightmare. Lahat ng mga kaopisina niya ay kinikilig. Pati mga ex-girlfriends ni Alejandro ay tawag ng tawag sa kanya at inaaway siya dahil siya ang nagtagumpay na makasilo rito. Kung alam lang nila. She sighed at bahagyanin niyang nahila ang mga paa sa paglapit sa kinaroroonan ni Alejandro. Hinagka niya ang kanyang ama sa pisngi. Kinamayan naman ito ni Alejandro. He took her arm and took her to the altar. Ang katakataka sa lahat, nakangiti si Alejandro at mukhang maligayang maligaya. Nambig kasi nito ang kanilang wedding vows. Medyo nanginginig pa ang boses nito na akala mo'y feel na feel dito ang sinasabi. Nang halikan siya nito'y parang totoong paniginip. There was no hatred in his eyes. They were smiling at her at napangiti na rin siya. Ngunit naroroon pa rin ang takot. Minsan lang marahil at mahusay lang marahil umarte si Alejandro. Sana ito dahil iyon ang kailangan sa ginagalawan itong lipunan. She barely made it through the reception. Kung babangungutin din lang siya, nais niyang masimulan na at nang hindi na siya kakabakaba pa. Sa lahat ng tao sa kasalang yun, siya lamang yata ang mukhang malungkot. Gayong dapat ay siya ang pinakamasaya dahil siya ang bride. Hindi niya inihagis ang bouquet at ibinigay niya yon kay Marilyn. Dalangin niya makahanap sana to ng lalaki magmamahal dito at kay Carly para magkaroon ng daddy ang alaga niya. Sa wakas, ay natapos ang reception at umakyat sila ni Alejandro sa honeymoon suite ng hotel. Pagkabukas pa lang ng elevator ay binuhat na siya nito. It's the tradition, sweetheart. Buhat-buhat siya nito hanggang sa loob ng suite. Hindi nito alintana ang ngisi ng bellman. Ibinaba siya ni Alejandro sa malaking kama. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Aniya, wala naman nakatingin. He looked at her, puzzled. Hindi naman kailangan may nakatingin, Pamela. Anito, hindi kita maintindihan.
aniya at nung inaayos niya na ang kasal, si Mrs. Coronado ang laging kasama niya. Ayaw siyang samahan ni Alejandro kaya alam niyang galit na galito sa kanya. Bakit ngayon parang hindi na? At anong hindi mo maintindihan, dear wife? Tanong nito na sinisimulan ng hubarin ng barong Tagalog. Ikaw, galit ka naman sa akin, di ba? Dahil pinikot lang kita? Ayaw mo akong pakasalan? Aniya, ayaw mo akong samahan sa pag-aayos ng kasal natin. Oo na, nagalit ako sa iyo at hindi kita sinamahan. Kasi naman, kailangan ko nakausapin si Brian dahil nagbabanta na guguluhin ang kasal natin. Kinausap ko ang tatay niya na kung hindi nito mapipigilan ng anak, ipapakulong ko. Napigil naman siguro at walang aberyang nangyari eh. Paliwanag nito. At saka, sinabi na sa akin ni Mama ang totoo noon pang isang linggo. Siya ang may kagagawa ng lahat. Napabangon sa kama si Pamela. Ang palda ng kanyang wedding gown ay nakalatag doon and she was still wearing her veil. You look lovely. Wika ni Alejandro. Hindi ka galit sa akin? Hindi labag sa loob mo ang pakasalan ako? Tanong niya na hindi napansin ang papuri nito. Nope. Ito rin naman ang bala ko eh. Dahil mahal na nga kita. He joined her on the bed. He kicked his shoes. I love you. Hindi ko lang matanggap noon that you would resort to that kind of thing para lang mabingwit ako. I have high regards for you and I was right. My mother manipulated you. He leaned forward to kiss her lightly on the lips. I love you so much, Pamela. And he didn't have to say it. It was all over his face. Sa katuwaan ay humalakak na malakas si Pamela. Hey! I'm just so happy. I love you too. Aniya, I know, when I made love to you that night, I thought I was dreaming. I was high because of what my mother gave me. Pero kahit na, I felt complete and happy. I just wish I wasn't high with sleeping pills. I could have made love to you better. Anito, mamaya na tayo mag-usap. Simulan na natin ang honeymoon. Nangako ako ng baby kay mama after 9 months eh. Aniya't ikinawit ang mga kamay sa leeg ng kabiyak. Now, get rid of that gown first. I'll watch. Wika nito na pilyong pagkakangiti sa kanya. Wakas. At dito na po nagtatapos ang maikling kwento ng pag-ibig ni na Alejandro at Pamela. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all!